taniman ng mais na napapaligiran ng ilog ang lugar na pinasok ng PNP Special Action Force noong sila'y mapasabak nga sa madugong enkwentro sa Mamasapano. Kanina, pinayagan po ng lokal na pamahalaan na mapasok ng media ang pinangyarihan ng naturang bakbakan. At live, nandun nagpapatrol sa Maguindanao si George Carino. George, una, nung inyong napuntahan ng lugar, nandun ba ang bakas ng bakbakan? May mga naiwan bang mga gamit o anumang mga palatandaan nga na nagkaroon talaga ng madugong enkwentro? Meron, Ted. Napakarami. At yun niya indikasyon na kung ano man yung maaring nangyari nang maganap yung enkwentro sa pagitan ng PNP Special Action Force at ng mga taong nakasagupa nila. Isang bukid yung pinangyarihan ng enkwentro at kanina binigyan tayo ng pagkakataon ng lokal na pamahalaan na makita at makuna ng larawan yung lugar na pinangyarihan ng enkwentro para mapakita naman sa publiko kung gaano ang hirap na dinanas ng mga pulis sa pagpasok o pagpipilit na makalabas sa lugar at kung gaano din naman kadali para sa mga nakasagupa nila na pigilan ng pagpasok o manghabol sa mga pulis nang mangyari ang enkwentro. Sinong mag-aakala na ang ganitong lugar na maihahambing sa ganda ng tanawin sa painting ni Amor Solo ay ang huling hantungan ng mga pulis na napatay sa madugong enkwentro noong Linggo? Ito yung first portion nung kung saan pa nagkaroon ng encounter. Yes. Ito pong lugar na to? Oh, ito. Diyan sa Maisa na yan, diyan. Tatawid ko diyan pag ganyan. At saka majority po ng body, yung na-recover po ng local government, dito po. Dito sa, meron po diyan sa area na to, diyan. Saka meron po diyan sa kabila. Pinakita sa akin ng barangay chairman ang natuyong dugo sa lupa kung saan nila nakuha ang isa sa mga namatay na halos hindi na makilala. Ay, hindi makakuan yung iksura ng kuan. Kay tinamaan ng barit ba. Sa kabila ng Kabulnan River, ang target ng sumalakay na PNP Special Action Force. At ang aalog-alog lang na tulay na ito ang tawiran. Di pwedeng lakaran ng sabay-sabay, kailangan magbibigayan. Kung sa ilog naman dadaan, putik ang pampang nasasampahan. Bago makaahon sa damuhan na sasalubungin naman ng matangkad na maisan. Ayon sa taga rito, ito ang kondisyong bumulaga sa SAF sa dilim ng Linggo ng madaling araw. Bakit nakabuwal yung mga mais? Maraming mais na nakabuwal dito. Oy, kasi nakuha ng patay. Dito namatay ang mga sap. Maliban doon sa tulay ng dinaanan natin, ano pang daanan dito papasok? Ay, ito na lang daanan ng mga kwan. So tatawid sa tubig? Oo. May mga piraso ng tela na nagkalat. May bakas ng natuyong dugo, kaya masangsang ang amoy sa paligid. Meron pa rin itong mga bakas na naiwan dito sa lugar na to. May bottled water, medical gauze, kahon ito ng bala. Ito, kahon din ng bala, plastic wrap, at mayroon pa dito foil na medical gauze. Bukod dito, may mga piraso pa ng tela ng uniforme ng SAF na naiwan. At ilan pang bahagi ng kagamitan na di umano'y gamit ng pulis. Ang tanong, kung taniman ng mais ang pinuntahan ng pulis, saan galing ang mga armadong nakasagupa nila? Itong area na ito is declared area ng MLF. So, regarding dung kung saan sila nagagaling, definitely, sa halos ano na eh, kahit saan siguro dito. Marami pang residenteng di makabalik sa bahay nila. Namahagi ng relief goods ang pamahalaan, bahagi ng ayuda. Halos 2 kilometro yung layo ng bukid na Ented sa highway ng Mamasapano na nagdudugtong sa katabing bayan ng Datupiang. Ngayon ay bukas na yung highway, pwede ng daanan ng mga motorista na nitong mga nakalipas na araw ay pansamantalang isinara natapos nga yung madugong enkwentro. Ted? George, may binabanggit ka ang Pangulo kanina na napatay sa naturang enkwentro umano si Marwan. Meron ba kayong report dyan na kung saang lugar mismo, kaninong bahay, yung sinasabi nga na kung saan naka-enkwentro ng tropa ng SAF, ang grupo ni Marwan at doon nga siya napatay? Walang ganoong kalapit o specific na impormasyong ibinibigay ang mga otoridad maliban doon sa isang impormasyon na maaring pinakamalapit na doon sa description dahil ang sabi ng barangay chairman kanina na nakausap namin, diyan sa gilid ng ilog ay may nakita silang isang lalaki
na mukhang civilian, nakagapos at mukhang binitbit ng Special Action Force. Hindi nga lang tinukoy kung ito si kung sino yung lalaki, kung ano yung papel niya, kung bakit siya binitbit. Pero ito na yung pinakamalapit sigurong description dun sa na mai-relate dun sa pangyayari. Bagamat ang lahat ng ito napapag-usapan pa lamang naman natin at wala pa dun sa level ng opisyal na pahayag mula sa mga otoridad. Ted. George, gaano kalayo yung lugar na yan na ang binabanggit nga ng lokal na pamahalaan ay sakop na teritoryo ng MILF doon naman sa lugar ng BIFF? Halos magkatabi rin naman, Ted. Tatandaan natin na BIFF ay mga dati rin miyembro ng MILF. Mm-hmm. At ito'y magkakaugnay din lang naman, karamihan din ay magkakamag-anak. Kung kaya't hindi rin nagkakalayo, maaring ang katabing bahay ay miyembro ng MILF o ang katabing o ang bahay namang nasa likuran, maaaring namang BIFF. Ted. So kung galing doon nga sa BIFF na area, tumawid dyan sa lugar na sakop ng MILF at dyan sila kamo na corner nga dahil sa napakahirap ng topography at hindi nga pwedeng tumawid sa ilog dahil nga lalo kang tatagal at puro putik. Maraming salamat, George Carino, nagpapatrol mula sa Maguindanao. Salamat, George.